So ang nangyari nga sa nakaraang chapter ay tinanggap ni Wahlberg si Mash sa Easton Magic Academy. What's up mga Onichan? Welcome sa bago naming series. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang manga chapters ng Mashle, Magic and Muscles na may halong Harry Potter at One Punch Man ng kwento. So, simulan na natin. Sa Magic Realm sa Easton Magic Academy, nagtuturo ang isang teacher ng isa sa pinaka-basic na spells na Lock Opening Spell. Ipinaliwanag nito kung paano iyon gawin gamit ang chant na Opti-Arts at pagtapos to na ipinagawa na niya iyon sa kanyang mga estudyante. Sinubukan niyo ng ibang estudyante pero para kay Mash, binuksan niya lang ang lock gamit ang lakas niya. Nung sinabi nito sa teacher niya na nabuksan niya na yung lock, nagalit iyon dahil hindi gumamit si Mash ng magic upang buksan iyon. Sinabi ni Mash na hindi ito magaling sa magic kaya lalong nagalit sa kanya ang teacher niya at tinanong kung bakit siya nasa Magic Academy. Habang pinapagalitan si Mash, merong isang estudyante na iniisip na ang weirdo ng mga transferees ng taon na iyon. Inisip nito na ayaw niyang makasama ang mga kagaya ni Mash sa taong iyon. Gayunpaman, lumalabas na si Mash ang roommate nito sa room 302 at nakasira ulit si Mash ng pintuan. Nagpakilala naman ng lalaki na si Finn Ames kay Mash at nagpakilala rin si Mash sa kanya. Nung iniisip ni Finn na normal naman pala si Mash, nagsimulang ipakilala ni Mash ang mga muscles nito kaya nagulat si Finn. Sinusubukan ni Finn na maging mabait at madistansya kay Mash upang maging normal ang school life niya. Bigla naman siyang tinanong ni Mash kung alam ba niya kung paano maging divine visionary ng academy. Sinagot naman ni Finn si Mash at ipinaliwanag nito na kakailanganin niyang mangolekta ng gold coins. Ini-evaluate daw sila sa lahat ng ginagawa nila kagaya ng tests, coursework, extracurricular activities at iba pa. At ang evaluation na iyon ay nagre-resulta ng gold, silver o bronze coins. Matapos ang 3 terms, ang sino mang nakalikom ng 5 gold coins pataas ay tatakbo bilang kandidato para sa next divine visionary. Kailangan rin daw ni Mash na panatiliing mataas ang grado nito kung gusto niyang maging divine visionary dahil walang saysayang coins kung mababa ang grado nito. Dahil doon, inisip ni Mash na naging overconfident ito sa sarili niya. Kaya rin daw tensan lahat ay dahil doon. At gusto rin ni Finn na maabot ang top kagaya ni Mash. Sinabi na lang ni Finn na good luck at sinabi naman ni Mash kay Finn na mabait na tao itong si Finn. Matapos yun ay nanghiram ng broom si Mash kay Finn para sa klase nila bukas. Inakala daw niya na maglilinis sila kaya scrub brush yung dinala nito. Sa sumunod na araw, aaralan nila kung paano sumakay sa isang broom. Pinaliwanag ng teacher nila na mag-channel sila ng magic papunta sa broom at ikakas nila ang fly para umangat ito. Sinubukan na iyon ng mga estudyante nito at agad nila iyong nagawa. Sinabi naman ni Mash na magsasucceed ito para sa tatay niya at para pumayapa na ang buhay nila at sinubukan niya na iyon. Gayunpaman, hindi iyan gumana nung sinubukan niya. Bigla naman siyang nilapitan ng isang estudyante at inasar nito si Mash. Hindi naman iyon pinansin ni Mash at bigla itong yumapak ng malakas sa lapag kaya napa-fly nito ang broom. Nagulat naman ang estudyante doon at sinabi na nandadaya lang si Mash. Hinamo naman ang estudyante si Mash sa isang race at kung sino daw ang mananalo dito ay susundin siya ng talunan. Pumayag naman si Mash at pumunta na ito sa starting position. Inisip ng estudyante na may upper hand ito dahil since middle school pa lang daw ay nagdadrive na ito ng broom. Gayunpaman, bago pa makakilos ang estudyante, natapos agad ni Mash ang race. Nagulat naman ang nanghamon doon at sinabi ng teacher na nakuha ni Mash ang bagong world record. Nakita naman ni Finn ang nangyari at piniliwanag nito na binato ni Mash ang broom niya at tumalon si Mash para sakyan ito mid-air. Nagalit naman ang estudyante at patuloy na sinasabi na nandaya si Mash. Habang nagsasalita ito, biglang may nagtahi ng bibig nito at sinabi na huwag na silang mag-away. Nagulat naman ng ibang estudyante doon at pinakilala ng lalaki ang sarili niya bilang si Lloyd Cavill. Sinabi nito na nakuha ni Mash ang atensyon niya. Nung nagkamali ng bigkas si Mash sa pangalan nito, tila naging seryoso ang paligid. Mukhang nairita doon si Lloyd at sinabihan nito si Mash na mag-usap sila sa parehong lugar pagtapos ng school. Umalis na ito kasama ang isang estudyante ang naghamon kay Mash. Sinapakita ni Lloyd sa mukha at pinagalitan dahil hindi nito napahiya si Mash. Sinabi nito na nakahanap na ito ng bagong paglalaruan at mukhang si Mash iyon. Sa hall, tinanong naman ni Mash kay Finn kung sino yung kumausap sa kanya at sinagot naman ni Finn na si Cavill ay isang continuing student na galing sa middle school division kagaya niya. Tinanong rin ni Mash kung bakit takot sa kanya ang mga estudyante. Sinabi ni Finn na anak ito ng isang VIP sa Bureau of Magic kaya kapag sinaway daw nila si Cavill ay may expel sila. Piniliwanag din ni Finn na kukuntsaba nito ang vice principal kaya kaya nilang pilitin ang mga estudyante na mag-drop out. Kaya daw sinusunod siya ng mga estudyante ay takot sila kay Cavill. Pagtapos ng school, pumunta sa bakery ng academy si Mash para gumawa ng cream puffs. Habang kumakain ito, sinabi nito na feeling niya ay may nakalimutan siya.
Tama siya doon at ipinakita si Cavill na iritang irita dahil hindi sumipot si Mash sa sinabi nitong lugar kanina. Habang kumakain si Mash, bigla na itong naisip ang sinabi sa kanya ni Brad tungkol sa pagpasok nito sa Easton Magic Academy. Sinabi nito sa sarili niya na dapat siyang maging top student sa academy na iyon. Habang nag-aayos ng gamit si Mash para sa kanyang potion class, nakita nito ang kanyang textbook ay nasira. Dumating naman doon si Lloyd at sinabi kay Mash na naghintay siya pero hindi nagpakita si Mash sa tagpuan nila. Nagsorry naman si Mash at sinabi na nagbake na lang ito ng cream puffs. Kita naman ang irita sa mga mukha ni Lloyd at sinabi nito na narinig niya na gusto ni Mash na maging divine visionary at may connection ito sa vice principal. Sinabi nito kay Mash na kapag ginawa ni Mash ang lahat ng gusto niya, ay tutulungan niya si Mash na maging divine visionary. Pumayag naman doon si Mash. Nagtaka rin si Mash pero piniliwanag ni Lloyd na para hindi manghinala ang iba ay meron iyong kapalit. Matapos yon, pinagawa na lang kung ano-ano ni Lloyd si Mash. Kita naman sa mukha ni Finn na meron kakaibang nangyayari. Pagkatingin ulit ni Mash sa bag nito, nakakita ulit ito ng sira niyang textbook. Nanghiram si Mash kay Finn ang textbook pero hindi ito pumayag. Gayunpaman, hindi nakinig si Mash at tinabihan niya si Finn. Nagpasalamat din si Mash kay Finn sa pagpapahiram nito ng broom sa kanya at binigyan niya iyon ng cream puffs. Matapos yon ay sinabi ni Mash na masaya siya dahil meron siyang kaibigan na kagaya ni Finn. Kita naman ang pagkadismaya sa mga mukha ni Finn. Patuloy naman sa pagsunod si Mash kay Lloyd. Habang nililinis ni Mash ang itinapon ni Lloyd na inumin, meron itong narinig sa kabilang hall. Inutusan ni Lloyd si Finn na sunugin ang robes ng isa niyang kaklase. Sumagot naman si Finn at sinabi na hindi niya nakaya ang mga pinapagawa ni Lloyd. Agad naman na kinastan ni Lloyd si Finn ang isang spell at pinilit nitong manghingi ng tawad si Finn. Narinig iyon ni Mash kaya pinuntahan niya iyon. Pagkarating niya doon, nakita niya ang ginagawa ni Lloyd kay Finn. Nung tinanong ni Mash kung ano ang ginagawa nila, sinabi ni Lloyd na nanghihingi ng tawad si Finn dahil sa ginawa nito. Nakita naman ni Mash na duguan si Finn kaya tinanong niya ito kung okay lang ba siya. Bigla namang umiyak si Finn at sinabi na siya ang may kagagawa ng pagkasira ng textbooks ni Mash at dahil takot daw itong hindi sundin si Lloyd. Lumalabas na nagigilty si Finn dahil tinatawag pa rin siyang kaibigan ni Mash kahit may ginawa na itong masama sa kanya. Nanghingi ng tawad si Finn kay Mash habang patuloy si Lloyd sa pangbubuli kay Finn. Inaya naman ni Lloyd si Mash na kumain kasama ang vice principal at iwan na si Finn. Sinubukan nitong kumbinsihin si Mash at patuloy nitong minaliit si Finn. Gayun pa man, hinawakan bigla ni Mash si Lloyd sa ulo at binilibag nito ang ulo ni Lloyd sa lapag. Sinabi ni Mash na siya dapat ang magsorry kay Finn. Nagulat naman ang mga kasama ni Lloyd at sinabi ni Finn na may expel si Mash sa ginawa niya. Maangas naman na sinabi ni Mash na big deal. Nilinaw naman ni Mash na big deal talaga iyon para sa kanya dahil ayaw nitong ma-expel. At dyan nagtatapos ang video nito. Sa tingin niyo, may expel kaya si Mash dahil sa ginawa niya? Ano kaya ang gagawing pag-iiganti ni Lloyd? Write your comments down below. Kung gusto mo pa ng anime at manga recaps, huwag kalimutang mag-like and subscribe para updated ka lagi sa mga bagong videos. Onii-chan?